So what's up mga kanatik? Today is another day, another vlog. Welcome back sa ating channel. So gusto ko lang i-share itong naging isang problema na na-encounter ko sa pagiging isang vlogger. So ito ay nagsimula sa isang memory card. Ayan. So ikaw ba ka-experience na ng ganitong problema? O ng ganito? Pwede rin ito or ito. Ayan. So gusto ko lang i-share yung naging solution ko sa problema ng ito. So first, mas makilatis ako sa pagbili ng memory card. So, kung mapapansin nyo, meron tayong sample ng fake at original. So, dito pa lang mapansin nyo yung fake, madali siyang matuklap yung ito. Madali siyang matuklap. Not unlike doon sa original, kahit ilang beses mong tanggalin, isaksak, okay lang. Then, next thing is, itong kulay niya dito. Masyado siyang mapusyaw. Not unlike doon sa original, is darken siya. Then, yung pangatlong na pansin ko, yung logo niya na SanDisk, is masyadong malaki. Not unlike dun sa original, is para siyang nakakompress dito sa baba. Dito sa fake, sagad siya hanggang mula taas hanggang dito sa may baba nung white na portion. So yun lang naman yung napansin kong difference nila physically. Sa likod, halos parehas lang sila. Wala kang makikita ang pagkakaiba. Then, meron pa tayong isang procedure para ma-check siya. Or, pwede rin natin siyang i-check gamit ang ating mga laptop or desktop. Gamit ang isang application. So, i-check na natin. So, dito sa ating desktop or laptop, kailangan natin magbukas ng ating browser. Ayan. Then, i-type lang natin dito ang H2TestW. Ayan. So, pwede nyo siyang i-download kahit saan, pero ako ginamit ko yung file Croco. Ilalagay ko na lang din sa description yung link nito. Ayan. So, ito lang ang kailangan nyo i-click. Free download lang siya mga kanatik. Pero dahil na-download na natin siya, ito ang kakalabasan niya. Yan, H2TestW. So, i-click nyo lang siya. Then, English ang isiset natin. Then, pwede na nating i-select target kung ano yung gusto nating i-test or i-verify. So dito, ilagay ko muna itong original na 64GB natin. Then data volume, all available space, ilalagay natin yan. So mas maganda siguro kung formatted yung i-scan natin or i-test natin para ma-scan niya lahat ng every byte ng memory card. So pwede rin natin gamitin ito sa iba like USB. So babalikan ko na lang kayo dahil matagal ang proseso nito. A few moments later. All right. So ayun mga kanatik, natapos na nating one side which is yung writing. So sa verifying naman tayo. Dito naman tatagal ito ng 46 minutes. So nakadepende yung pag-i-scan or test nito sa laki ng memory card at sa speed nito. So
So babalikan ko na lang ulit kayo. A few inches later. So ayun mga kanatik, natapos na rin sa wakas. So dito meron siya mga note sa 60.8 gig na na-test niya, lahat is good. So without error, then pwede rin natin siyang i-verify ulit. So masasabi ko sa memory card na to, original siya. Then nag-test din tayo ng ating fake na memory card. Ito ang result. So ito nga pala yung ating sample test ng memory card na fake gamit ang H2TestW. Ayan. So 128 GB ito mga kanatik. Tumagal ito, I think tinesto ng 12 hours, parang mga ganun. So ang tagal. So nakadepende yan sa laki ng memory card, then yung writing speed niya. Ayan. Nabili ko itong 128 GB sa murang halaga. Ayan, ipa-flash ko na lang sa screen. Then makikita natin yung result niya. So out of 128 GB is 31 GB lang yung pwede natin gamitin. Pag nag-exceed tayo dyan, lahat ng file natin is magiging corrupt. So nasubukan ko na yan mga kanatik. Then sumubok din ako ng iba-ibang klaseng mga application para ma-restore ito, yung mga corrupted files. Pero sadly mahirap, yung iba kailangan ng payment, yung iba hindi natin sure kung talagang gumagana. So sa susunod, kailangan na lang natin mag-ingat mabuti at maging mapanuri sa lahat ng ating bibilin. Ayan. So 31 gig lang yung okay, 91.3 is lost. So yun, masasabi ko itong memory card na to is totally defective. Pero at least magagamit ko siya for 32 gig lang. So hanggang dito na lang mga kanatik. Hopefully, sana nakatulong ulit itong video vlog natin for today. So at least may idea na tayo kung lalo na sana mga nagbabalak pa lang, magkaroon tayo ng idea. Then ma-share ko yung naging experience ko para mas mabawasan natin yung mga pagkakamali ng mga ibang tao. So ayun, kung bago ka pa lang sa aming channel, huwag mong kalimutan mag-like, share, and subscribe. Hit mo na rin yung notification bell para lagi ka updated sa video vlog na i-upload natin. Once again, ako ang inyong lingkod, Click Natik, signing off.